Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumainyo rin. Mga kabatid, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa Diyos sa kainasan, sa loob sa lupa ay kapayapaan. Inuuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Harian namin, Amang makapang yarihan, Panginoong Hesukristo, na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulukluk sa kanan ng Kristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, kailangan ninyong dinggin ang tinig ng inyong Panginoong Diyos at buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Ang kautosang ibinibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito'y wala sa langit, kaya hindi ninyo masasabing walang aakyat doon at kukuha sa kautusan upang marinig ninyo at maisakatuparan. Ni wala ito sa ibayong dagat, kaya di ninyo masasabing
walang tatawid sa dagat para kunin ang kautusan at nang marinig ninyo at maisagawa. Ang kautusan ay di malayo sa inyo, nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. At sa ganang akin, ako'y dadalangin sa iyo, O Poon, sana'y iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin dahil sa dakilang pag-ibig sa akin. Ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon, sa buti mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ang Diyos, aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Ang lungsod ng Siyon, kaniyang iniligtas, bayang nasa Huday, muling itatatag. Magmamana nito'y yahong lahi nila, may pag-ibig sa Diyos ang dooy titira. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Espiritong bumubuhay. Ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng iskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at ang sinabi, alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya. Tugon ng iskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, umayo ka, gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Yung tanong sa ating ebanghelyo, paano ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Isang paalala sa atin na ang buhay natin dito sa mundong ito ay mayroong katapusan, mayroong hangganan, mayroong limitasyon, mayroon lamang taon o pwedeng baby, grade school, high school, o kaya naman sa katandaan. Pero lahat may hangganan ang buhay. Kaya yung tanong nga, paano magkaroon ng buhay
na walang hanggan, yung pagkatapos ng buhay natin dito, naiisip mo ba kung anong mangyayari sa iyo o anong mangyayari sa atin pagkatapos natin dito sa mundong ito? Gusto niyo bang mabuhay kayo ng 1,000 years? Kahit nga 1,000 years, hanggang 1,000 lang, may katapusan ang buhay dito. Malinaw po ba? Okay. Kaya, kailangan din natin mag-foresight, mag-look forward, paano ba ako magtatamo ng buhay na walang hanggan? At yan ay mararanasan natin doon sa langit. Yun ang ating pinaka-goal. Kung bakit tayo nagsisimba, kung bakit tayo nagpapakadalubhasa, kung bakit tayo nagpapakabuti para marating natin ang buhay na walang hanggan na pangako sa atin ng Poong Jesus Nazareno. At itinuturo sa atin ngayon yan, ipinapaalala sa atin sa pamamagitan ng kwento na ibinigay mismo ni Jesus. Ang isang eskriba, nagtanong, di ba no? Nagtanong, paano po ako? Kasi malinaw naman po doon na kaya siya nagtatanong kasi gusto niyang patunayan na mas matalino siya. Mas may alam siya kay Jesus. Kaya yun yung motivation, yun yung kanyang inilapit. Ang eskriba, matalino yan. Ang eskriba, knowledgeable yan pagdating sa batas. Ang eskriba, tagapagturo din niya ng batas, ng utos ng Diyos. Kaya bida-bida siya, no? Lapit siya, paano po ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Knowing na alam na niya. Sabi ni Jesus, alam mo ang nakasulat. Ito ang utos. At minemorize niya. Nirecite pa niya. Sabi niya, okay. Sabi ni Jesus, okay. Pero ito pa yung kulang. Mayroon pa. Hindi lang kasi pwedeng maiwan sa alam mo yung batas. Paano mo isinasabuhay yung alam mo? Kaya dun sa kwento po na mayroong binugbog, ninakawan, sino ang tumulong? Yung isang Samaritano na itinuturing na makasalanan, itinuturing na labas sa lahi na ililigtas ng Panginoon. Yung dalawa, yung saserdote at levita, ano sila? Tagapaglingkod sa templo. Nakakaalam din ito ng mga batas. Pero ano nangyari? Yung alam nilang batas, yun ang naging hadlang para sila tumulong sa kanilang kapwa. So, ibig sabihin pala, mahalaga ang batas. Ibinigay ng Diyos yan hindi para magpahirap sa tao, kundi lalo tigit magpalaya sa tao. At sundin mo yan, maliligtas ka. Sundin mo yan, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Meron pa. Kasi yung pagsunod mo sa batas, nakikita sa pakikipagkapwa. O ngayon, tingnan natin. Hindi naman masama po, no? Kaya nga pinupush natin yung mga kabataan, mag-aral kayo. Alamin ninyo, matuto kayo sa kasaysayan. Hindi pwedeng yung pabida-bida lang tayo. Hindi pwedeng yung basta lang tayo magsasabi ng alam natin, suriin, mag-aral ng mabuti. Pinupush din natin, sige, kung gusto mong magmasteral, sige, magdoktoral, sige. Walang masama yan. Pero tiyakin natin na habang tayo po ay umaangat sa ating kaalaman, sana po ay mas natututo tayong maging mabuting tao sa ating kapwa. Mayroon puro talino lang,
Nakakasalamuha tayo na matalino nga, pero hindi naman marunong makipag-usap o makipagkapwa-tao. Kasi dapat yung matalino, ang inaasahan niya, abutin mo ako. Hindi ako bababa sa level mo, o abutin mo ako. Kasi yung, balikan natin yung kwento, yung saserdote at levita, bakit hindi nila tinulungan yung nangangailangan ng tulong? Kasi, base sa kanilang batas, kapag ang isang tao marumi o may dugo, itinuturing na marumi. Itong saserdote at levita, pupunta ito sa templo para gumanap ng kanilang tungkulin. Pag dumikit sila dito, may tuturing din silang marumi. So magkakaroon pa ng ritual ng paglilinis. So para lang hindi na maperwisyo, eh base sa batas, hindi ko pwedeng hawakan yan. Kaya bahala na siya. Mahirap maiwan tayo doon eh. No, yung i-justify natin base sa ating kaalaman na ma-justify na hindi tayo tumulong sa ating kapwa kasi bawal, kasi masama. E malinaw naman na ang pagtulong ay isang gawaing banal, mabuti, kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ako'y bibida-bida natin, eh, lagi akong nagsisimba. Lagi akong nasa simbahan. Pero ang tanong, nagiging mabuting tao ka ba? Sa pakikitungo, no, pakikipagkapwa-tao, lumalago ba tayo doon? Hindi na nga natin alam ang utos. Lalo tigit, di pa na yung nakikipagkapwa-tao. Naiiwan lang tayo doon sa, magaling ako, matalino ako. Marami nang masyadong matalino sa mundo. Nagkukulang tayo ng mabubuting tao. Hindi lahat ng matalino mabuti. Pero naniniwala ako na kapag mabuting tao ka, carry na yun. Huwag masyadong ano ha? Huwag masyadong hangarin na maging matalino. Kung nawawala naman ang puso mo na maging mahabagin o maunawain sa iyong kapwa dahil hindi ka niyan madadala sa langit. Walang pumupunta sa langit na daladala ang diploma, certificate, medalya para ipresenta na ito, achievement ko. Dahil hindi yun ang tinitingnan ng Diyos. Kung alam mo ang utos ng Diyos, isa buhay mo, yun ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay ng muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paparito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyo, Diyos Ama, upang matuto kaming magmahal sa kapwa gaya ng ipinakitang pagmamahal ng mabuting Samaritano sa taong nakahandusay sa daan. Batid ang ating mga kahinaan, sabihin natin, O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Para kay Francisco na aming Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, huwag nawang manatili sa kanilang pagpapahayag ang mensahe nilang pag-ibig. Bagkus, maipakita din nawa nila ito sa kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Bumuo nawa ng mga makabuluhang programa ang mga kawani ng aming gobyerno na siyang magpapaunlad ng pamumuhay ng lahat. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Maging matatag nawa ang mga manggagawang kumakalinga sa mga may sakit, mga doktor, nurse at social workers, sa pamamagitan ng pagmamahal ng kanilang mga pinaglilingkuran, makasumpong nawa sila ng galak at hinahon. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Makasumpong nawa ng mga mabubuting Samaritano ang mga kapatid naming nakahandusay sa daan, mga batang lansangan, mga biktima ng pang-aabuso, at mga nasasakdal sa kalungkutan. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Dilugdin natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging dinaiba sa amin
Bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin, niloob mo ito upang iyong mamalas na sa aming pagkatao ang giling mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo.
magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Alam ko ang iyong
kalungkutan, ako may nasasaktan. Maging ang iyong kaligayahan na ako ang may dahilan. Di ba't dinidinig kita? Karamay sa iyong pag-iisa, sa iyong paghihirap at pagdurusa, ako ang iyong pag-asa. Alam ko ang iyong kapighatian, kailan may di ka iiwan. Hindi ka mag-iisa. Bakit ngayon nangangamba? Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot? Kung noon pa may iniibig ko kayo, magtiwala ka, di kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig. Bakit kayo natatakot? Kung noon pa may iniibig kayo, magtiwala ka, tapababayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Wala pa rin ba kayong pananalig kung sabihin ika'y iniibig? Ako si Jesus, iniibig kita. Sing my anger.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nazareno, sinasamba.